Hey yo, what's up mga chong? This is James Dako. Welcome back to my channel again. At kung bago ka pa sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-ring mo na rin yung bell para mag-updated tayo sa mga bago nating video. At bago ang lahat, let's roll the intro. Hey yo, what's up mga chong? So ayan mga chong, no? Kung may napapansin kayo dito sa ceiling, ayan, may napapansin ba kayo dyan? Ayan. So, nakita nyo naman, di ba? May butas, nag-crack na yung ceiling na hard deflex. Ayan, may butas na. Tapos yan, nakikita nyo yan, banda dyan mga chong. Ayan. Nag-crack na siya. Tapos napakita ko din dito. Ayan. Nag-crack na din siya. So, ayan mga chong. So, for today's vlog mga chong, no? So, ipapakita natin sa inyo kung paano mag-repair ng ceiling na hard deflex na hindi na kayo magagastusan mga chong. So, let's go! So, ayun mga chong, no, ipapakita ko muna sa inyo yung area na ating i-repair na ceiling mga chong. So, kung nakikita nyo naman yung hard deflex dito, ayun, nag-crack na siya, no. So, ayan. So, ito talaga, butas na talaga. Ito, nag-crack na. Ayan, kung nakikita nyo yan. Ayan, nag-crack na siya mga chong. Tapos yung mga joint ng ating hard deflex dito ay bumigay na yung preparation ng masilya o yung body pillar natin or ginamitan ba nila ng nansagyan, di ko alam. And dito, nakikita nyo naman dito mga chong. So ayan mga chong, gagawin natin dito mga chong para at least mas makasave kayo mga chong, mas makatipid kayo. So, kasi ginagawa ng iba mga chong, eto. So ang ginagawa ng iba kasi dito, pag may nakita na silang mga crack, mga butas ng hard deflex, ang ginagawa nila, so binabaklas na nila lahat, lalo na pag building, no? Lalo na pag building. So kailangan talaga lahat ay babaklasin to lahat. So kung sa bahay nyo lang naman mga chong, mas magagastusan kayo, no? So mas lalaki yung expenses ninyo. So para at least maiwasan ng malaking gasto sa pag-repair ng ating case sa may mga chong. So ipapakita ko sa inyo dito ang ginawa ko dito mga chong, no? So hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko sinukat to. So ang standard kasi ng pagkabit ng ating metal faring dyan ay 16 inches nung layo ng agwat niyan, kasi nga 'di ba yung standard size ng ating hard deflex ay 4 feet by 8 feet yung standard. So hinati nila dun sa by 16 inches yung hati para magkasya dun sa 4 feet. So ang standard ng pagkabit ng ating tawag nito ng ating metal faring pag sa ceiling ay 16 feet yan. So ayan, so ipapakita natin sa inyo, no? So akyat muna tayo dito mga chong. So ayan, so sinukatan natin dito yan, galing dito sa wall, dito, papunta dito mga chong, ay 16 inches yan. So panigurado, nandito yung mismong gitna ng ating metal faring. So dyan, so ngayon, ginawa natin dito mga chong, so 16, tapos dito, naglagay na naman tayo dito, nagsukat na naman tayo dito ng 16 inches papunta dito mga chong. So kasi yung crack mga chong ay nandito lang, no? Nandito lang sa loob. So yan. So ang gagawin natin, so nilagyan natin ng tagneto guhit dito papunta dyan kung saan paniguradong nandito yung ating metal faring, kasi yun nga yung standard ng pag-place ng pagkabit ng ating metal faring is 16 inches galing dun sa wall. Ganyan. So 16 inches dito, 16 inches na naman dyan, 16 inches sa kabila. So nagkataon na yung ating crack ng ating ceiling na hard deflex ay dito siya sa loob. So nagguhit tayo dito papunta dyan. So dito naman sa kabila. Ayan. So hanggang dito lang yung crack niya. Ayan, kung nakita nyo. Ayan, dito lang din natin naiguguhit natin papunta dito. So ang gagawin natin, ito lang yung ating tatabasin, no? Itong part lang na ito. So ito lang yung papalitan natin. Ayan. So kukunin natin to, itong part na to, tapos ito lang yung kakabitan natin ng panibagong hard deflex para mas makatipid tayo. So ganun din ang gagawin natin sa ibang sa ibang area, kagaya niyan. So guguhit tayo diyan kung saan lang yung banda ang papalitan natin. So kagaya nito, kagaya niyan. So yan lang din banda ang kinabitan natin o yung ni-repair natin. So pag pintura niyan mga chong, paniguradong hindi mo na makikita yan. So yan lang. So ipapakita natin sa inyo kung paano tabasin yan gamit yung ating grinder na may kasamang diamond, no? So let's go!
So ayun mga chong, makikita nyo, tama lang yung sukat natin kasi nga sinunod natin yung sukat ng standard ng pagkabit ng metal paring. So ayan, so, saktong-sakto, ayan, tapos ayan, kukunin pa yung corner dyan, dapat maayos yung pagka-cut. Ayan, punta dyan. So, so gagawin natin dito ngayon para mas matibay yung makakabit natin mamaya na ano dyan, itatapal natin na hard flex dyan. Lalagyan natin ng metal paring na brace dito sa bandang kanto, dito sa gitna, tsaka banda dito sa ano din, so bali tatlong brace din para pagkabit ng panibagong hard flex ay matibay siya mga chong, no? So yan, so papakita natin mamaya sa inyo kung paano natin i-install yung ating ni-repair na hard flex. Ayan, let's go. So palay dito sa area na to mga chong, yung butas ng hard flex o palang hard flex na to. So, lumagpas na siya dito sa ating 16 inches na standard. So, ngayon, dito ngayon niya, dito tayo banda ngayon sa kabilang another 16 inches or 32 inches. Ngayon, susukatin natin yung mga chong, no? So, 16 inches siya. Ayan, 16 inches yan. So, ngayon, dahil dito lagpas yung ating crop, dito tayo ngayon maglalagay ng guhit sa 32 inches. Ayan. Kasi another ano yan eh. Another 16 inches. Ngayon, dito natin ilalagay ng sign. Ganyan. Tapos sandaw ganda yung kanyang ano. So, dito naman mga no, kasi medyo mataas yung kanyang crop. Dito naman tayo magtatabas another 32 inches. Ganyan. So, 32 inches yan. Straight, right? Ayan, straight. Di ba? Ang kanilang mukha nyo, sa straight ni. Straight, right? Hmm. Straight, direct. Mukha na. Distansya yun ba? Distansya naman yung dumating sa atin. Okay. Kasi katana naman ang giwi. Hmm. Kaya siya. So, ayan naman siya, no? So, ngayon, maglalagay tayo dyan naman yung guhit para sa another 32 inches. Ayan. So, dito natin ikakat yan sa bandang ano dito. Kasi ito mismo yung papalitan natin patunta doon. So, hindi natin papakasin lahat ng dito para mas makatibid tayo sa materials. So, ganoon lang mga chong, kagat na naman natin. Let's go! So, ayan mga chong, no, tapos na natin guhitan lahat. So, dito tayo nag-guhit sa pangalawang metal paring. So, eksaktong 32 inches yan. Ayan, 16 inches. So, sumobra yung crack. So, dito tayo mag-cut sa 32 inches. Pagdating dito, ayan, kung saan banda yung crack, dyan lang, so 5 feet yung sukat, galing dun sa wall, papunta dito sa gitna, so medyo lalagpas tayo ng konti dito sa crack nya, so 5 feet yan, so at least ito lang yung area na papalitan natin, no, i-repair natin mga chong. So ito naman, mamaya, guguhitan na naman natin dito, papunta dyan, para itong area lang na to, ang ating i-repair, ganyan. So, hindi buong ceiling. So, at least makatipid tayo, no? So, let's go. So ayun mga chong, no, nakuha na namin yung area na pwede namin baklasin para yun lang yung ating papalitan. So ayan na yung itsura nya. Tapos dyan. So yun, yung total lahat ng ating mabibiling hard flex dito mga chong dito sa taas ay isang pligo lang. No, isang pligo lang na 4x8 na hard flex. So kasi kung papalitan natin to lahat, so gagasto pa tayo at bibili pa tayo ng apat na pirasong pligo.
ng Hardiflex. So ito, itong paraan natin ginawa natin, makakapag-save tayo nito kasi yun lang yung kinuha natin na part, yung may crack lang. So bibili lang tayo ng isang Pligo lang na Hardiflex, mga chom. So yan, install na natin mamaya yung ating Hardiflex na ipapalit dyan. Let's go! So, ayun mga chong, no, nakat na natin yung ating mga kailangan na sukat na Hardiflex para iyan na natin, ipalit natin dun sa ating tinanggal na mga damage, no. So, ito, so nakita nyo naman mga chong, isang Pligo ng Hardiflex lang yung nabili natin. So, ito naman, ito siya, itong malaki na to ay para dito. So, ito naman, yan, ay para naman dun. At ito naman, ayan, yung isa ay para naman dito sa kabila. So, isang Pligo lang, may sobra pa. So, at least nakakatipid tayo. Tapos ngayon naman mga chong, bago natin ikabit yung ating mga kinat ng mga Hardiflex dito sa ating mga papalitan na mga kisame, gagaling ang kailangan lang natin mga chong para mas matibay yung ikakabit nating Hardiflex ay lalagyan muna natin ng mga brace. So, meron tayong mga scrap na mga metal faring. So, mga scrap na yan, mga tapon na yan. Tapos, pinulot ko lang kasi sayang naman. Kasi yung gagamitin natin dyan ay yung mga pwedeng mga scrap lang naman, din na kailangan bumili ng bago. So, yan mga chong. Puputulin lang natin to. Tapos, lalagay natin ng mga braces dyan. Yan. Dito, para at least yung mga ipapalit natin na kaysame na bagong Hardiflex na kinat natin, ay mas matibay na siya. So, yan mga chong. Let's go. So, ito na ngayon yung mga chong, yung tawag na ito, kinat natin ng mga braces na scrap na mga metal faring. So, lalagay natin dyan para mas matibay yung kakabit nating bagong Hardiflex na kaysame. So, let's go. So ayan yung mga chong, no, ganun lang kabilis at kadali magpalit ng ating damage na Hardiflex ceiling mga chong. So at least siguradong makakatipid kayo mga chong. So sa video na to mga chong, hopefully sana marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo mga chong. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo at i-ring nyo na rin yung bell para may updated tayo sa mga bago nating video. So this is James Bisdak, peace out. Woo! Kuyoy! Hey yo, what's up mga chong?